Hi po mga nanay, nandiyan pala po kayo. Sa vlog na ito, kasama natin uli si Neneng patungkol sa isang sakit na ang appearance ay mula ulo, balikat, paa, tuhod, paa, sa kabaliktaran po ng kanta. So stick around, title po natin, si Baby ay may tigdas. So ano po ba yung measles sa Tagalog? Tigdas. So virus po ito. Ang tigdas ay tinatawag na traidor na sakit. Yan po ang hudas sa mga sakit. Dahil sa umpisa ay parang okay sila. Subalit, pagka launan ay magkakaroon ng mga komplikasyon at mabilis na mag-i-slide ang clinical improvement ay mawawala at deterioration ang papalit. Highly contagious. Kung sampu po kayo doon sa bahay at wala po kayong bakuna, siyam doon sa sampu, doon sa bahay na yun, ay magkakaroon ng measles infection. So yung virus na to ay dumadami dito sa ilong, sa lalamunan, sa ngalangala, at pag-atching, pag-ubo, pagsalita, kumakalat po yun yung virus by direct contact. 90% of close contact, tiyak magkakaroon ng tigdas. So sa apat naman po, merong isa na magkakaroon ng mga complication kaya po nao-hospital. So 25% po ang hospitalization rate. At ang mortality rate naman po, 2 sa 1,000 bata. Kailan ang mga komplikasyon ng tigdas? Usually pag less than 5 years old at more than 20 years old. So, mag-ingat po. Ito po yung mga delikado. Kapag ang bata ay may tigdas at dinadala, merong diarrhea na, merong tumutulo sa tenga, ear infection o hindi makarinig, o tinuturo ang tenga, masakit po, may ubot sipon, meron pong senyalis na may infection sa ulo, mabigat ho ang, pag kinarga, mabigat ang ulo at hindi ho maibend. Yung leeg ng ganyan, yan po mga komplikasyon na po yan. So sa sinabi nga natin, meron po tayong rashes, fever muna, mataas na lagnat, mahirap pong pababain yung lagnat, lalo kung walang bakuna, pagkatapos magkakaroon ng rashes. So, thank you po kay Levine, Color Atlas of Dermatology. So, imi-mention po natin ang source, ganito po ang itsura ng measles na rashes. So, sa umpisa, hiwa-hiwalay po yun, hanggat magkaka-dikit-dikit na po. Red flat rashes po. Ang appearance, head, face po sa hairline, leeg, balikat, sa dibdib, sa tiyan, pababa po. So, ang tawag doon, cephalocaudal presentation. So, ang mga food na nire-require natin, yung mataas po sa vitamin C, para po sila ay gumaling kasi wala pong specific treatment sa measles. Although, pag nakita na po ng doktor, usually may tinatawag na superimposed bacterial infection, kaya nagdadagdag na rin po ng antibiotic. So, mga high vitamin C, kalamansi po, lemon, suha, strawberry, at bayabas. Gusto rin po natin yung mga nagpapadigas ng dumi para makontra po yung pagtatae na kalimitang nangyayari. So, mga komplikasyon, ulitin natin.
bronchopneumonia, diarrhea, serious ones po yung brain damage, convulsion po, ear infection, serious ear infection. So, paano natin malalaman kung pwede na ilabas si baby? So, yung infectious po siya, 4 days bago mag-rashes at 4 days after ng rash. Yan po yung makakahawa po sila. Click like, subscribe, and click the notification button para alam mo ang bagong vlog at kung kailan ito lalabas. Thank you po, mga nanay!